Hello guys, welcome back to my channel Belaruso. Good morning sa lahat dyan. At kumusta kayo? Today, punta kami sa forest today, hoping for mushroom. Pero yung goal namin is mag-biking kami ng asawa ko. At the same time, baka may mga mushroom din, di ba? Kasi medyo maaraw ngayon. So medyo kunting ano lang, kunting araw at saka hindi umuulan, so ginagrab na namin, igagrab namin. Kasi sayang, kasi autumn dito, laging maulan. So, hindi ko favorite. Oh, honestly, hindi ko favorite yung autumn. Kasi parang hopeless ba? Pero still, we are living and kicking. So, kahit mag-yellowish yung mga dahon or yung mga kahoy, still, we have to compromise and do something na in a positive way, di ba? Ganyan tayo mga Pilipino. So, watch my full video and enjoy watching, and don't forget to have your chips and ice cream while watching. It's like a movie, you know. Guys, nandito na kami sa parking area. Ito yung bike namin. Actually, yung dala ko, yung yupo ko, yung maliit, hindi yung mountain bike. Kasi may ano siya, basket. Tapos ano, mas easy lang tanggalin dito sa ano namin, sa likod ng sasakyan. Ito po, dalawa. Meron akong mountain bike pero hindi ko dinala kasi pag sa forest, medyo malaki kasi yung mountain bike ko eh, 28. Kasi yun ang common sa mga adults. Pero alam mo naman, maliit tayo. So yung ano, balancing ano. So yung yupo kasi mas maliit, so easy lang sa akin pag ano mag ano akyat at baba. So ito kasi hindi naman po kami mapabilisan. Short trip lang naman kasi sa forest kami. So come and join us while doing our ano foresting and biking today. So yan. Yan ang maliit kong bisikleta at saka yung sa kanya. Mountain bike. Pero dalawa yung mountain bike ng mister ko. Yung isa is electric. So, sa ngayon, yung manual lang. Yung ordinary bike lang. Dala. Actually, magbabike lang siya eh. Ako lang yung papasok sa forest. Kasi tingnan mo, naka-ano ako. Boots. At saka, naka-complete ng kumplito ng leggings. Kasi medyo mabasa. So, that's it for now. And then, let's continue. Ayan, let's bike. Let's bike. We're going to the forest, forest. Looking for something like mushroom. Look at the leaves. Nice color, you know? They have a nice color. But after that, there will be no more color. It will be covered by darkness. And that is here in Finland, you know. It is the way it is. Hi guys. Nandito na kami sa forest. Itong dinadaanan ko. So, yung bike ko nandun. Nandun lang sa ano, yung mister ko. So, hoping. Bagong place to eh. Pero anyway, siguro yung funnel wax max mushroom, yung supilobah, pero start na sila ngayon kasi maulan na. So yung mga yung soil at saka yung sa land, so basa na. So yan ang time na yung supilobah, pero mag-grow. So hopefully meron ding kantarili, yung golden chanterelle. So hopefully positive mind, positive mindset lang po tayo. Tatahakin natin tong gubat. Ito yung harastos namin eh, Javi. Gusto ko eh, tahimik. Tahimik pag nasa forest. Oho, diyan oh. May mushroom. Nag-ano na, nag-mold. Pero wala pa akong nakita kahit isa na pwedeng i-harvest.
So, positive thinking lang po tayo. We'll see, we'll see. Tingnan nyo guys, ang daming golden yellow. Pero yung golden chanterelle is very challenging kung makahanap ng ganito. Kasi it's fall, autumn. So yung mga birch tree, yung mga dahon, meron pa naman green. Oh, pero tingnan nyo, if you can see, on the nice sunshine, yeah. So, ito ang mangyari. Pag maliit yung mga mata, at saka blur, kagaya ng mata ko, blur na ngayon. So, kunting chances lang po na makakita ng chanterelle. Kasi tingnan nyo naman. Tingnan nyo. Meron marami. Maraming golden yellow leaves. Pero hindi yung golden chanterelle. Oo, kahit herkutati, wala. Kasi dito, sa Usima, mas maraming tao na nag-mushroom picking kaysa mushrooms. Kaya, it's a challenge for everyone. O, ayan po. Wala akong nakita ni isa na golden chanterelle. Golden leaves lang po, meron. Oh, tapos, may sipon kagad pag lumabas, pag ganito malamig. Medyo malamig ko. Oo. Oh, walang golden chanterelle. Actually, yung golden chanterelle din, ano yan eh, it's a very challenge pag makakita ka. Talagang ano yan, depende sa lugar. Hindi kagaya ng funnel wax mushroom na pag talagang basa, tutubo yan sila kahit saan. At saka buong barangay. Oo. Kaya nga mahal yung golden chanterelle eh. Kasi bihira mo yung makikita. Pero sa countryside na walang masyadong pumapasok sa forest. So, of course, peaceful sila na mag-grow. Hindi kagaya dito, kahit konti, maliit pa, kunin na lang kasi pagbalik mo, wala na rin. So, yan. First come, first serve. Ganyan yan dito. At saka, you know guys, maganda pag nasa forest ka, kaysa ang ingay-ingay mo, hindi ka makapag-disturbo ng tao. Alam mo na, pag nandito ka sa Finland, hindi mahilig yung mga tao iingay. Lalo na sa may mga kapitbahay ka. Kasi tahimik silang klaseng tao eh. Tapos tayo, mga foreigner, dapat mag-respeto din tayo. Hindi lang porke nakatira ka, nagbabayad ka ng tax, nagre-rent ka. Hindi ibig sabihin na ikaw na yung may-ari ng isang lugar. Diba? We have to respect. Kasi tayo lang ang nag-migrate dito. So, we have to compromise or respect their culture also. Hindi yung tapos sa video din, diba? So ako, maingat ako. Ayoko kasing magkaroon ng problema sa bahay or magkaroon ng problema ng kapitbahay. Kasi first and foremost, hindi nila responsibilidad or hindi sila yung may gustong maggawa ng video. Hindi tayo lang naman, 'di ba? So we have to be polite and nice. Kung ayaw ng kapitbahay, so keep away na lang. Hindi tayo makipag-away. Kasi if you say about law, sila maraming alam kasi pinag-aaralan nila yan since birth, sabihin mo pa. Alam na ng mga bata yung mga rights nila. Tayo, hindi naman lahat. Hindi nga ako alam, pero natututo din. So, ganun. So, daldala na lang tayo dito kasi wala akong nakitang mushroom eh. Kahit lingonberries, talagang ubos. Parang gutom yung mga tao ngayon eh. Kasi wala nang mushroom. Wala nang mushroom! Iyak na lang ako! Anyway, parang may pulis. Paano nagpunta yung pulis dito? May nagwi-whistle eh. Baka nawala ako. Oh? Who's there? Baka malayo na ako eh, kasi ang daldal ko.
Takot siyang mawala ako sa forest na to. Eh, wala namang, ano, kakatukutan eh. Kasi ang taga-forest, mas matatakot sa mukha ko. O, ayan. Balik na lang ako sa may, nasaan yung bike namin. Ay, akala ko, iba palang tao yung nag-use. Akala ko, police. Forest guard siguro. O, sige. Balik na ako dun. Yung aso pala, may, yung boss niya nagdadala ng whistle. It's a bird dog. Sila, siya yung nag-hunt ng ibon. Look, I found one. Mushroom. Hindi ko alam kung makakain pa yan. I'm not good on other kinds of mushroom. So, I will not take anything pag hindi ko alam. Tapos, tingnan nyo. May mga blueberry pa. Guys, wala talaga kaming nakita. Pero, dami ko nung nalakad sa forest. Pero, guess what? Meron akong nakitang unique na bird's house. Tingnan nyo doon. Malayo? Yan po. It's a bird's house. Hindi po yan ang nakasanayan na bird's house dito. Mostly po made of wood. Talagang merong mga yung nag-aalaga ng forest, yung ginagawa nila. Before mag-start ang autumn or winter, gumagawa sila ng mga bird's house. Para during winter, yung mga ibon, meron silang matitirhan. Kasi minsan, you know, in Finland, we really have a very cold winter. It's a freezing winter. So, hindi lahat ng mga ibon na magka-survive. So, yan ang ginagawa nila. Ang maganda dito, the government really have this forest caretaker. Tapos, nagpuputol din yan sila ng mga kahoy. Yung pag-alam nila na medyo nag-traffic na yung mga kahoy. Pero guys, look at the creation of God. So nice. The sun, the weather. So nice. Yeah. Diba? This is just a forest. Pero wala sa atin. So, let's grab and enjoy it. Another break. I don't recommend na yung po gagamitin pag mag-forest biking. Meron sila dito yung ano, yung thick tire, yung fat bike, ba yung tawag nun. Kasi pag sa forest, rough road. Pero sa amin naman talaga is not on heavy duty na biking. Ang sa amin is mix, looking around for something mushroom and looking around, recreation. At the same time, a good way of breathing faster para sa puso. Alam mo naman, pag mataba, kagaya ko. Oh, ayan. So, dito kami. Tingnan nyo, ang ganda ng forest na ito. Welcome to the forest. So, dito kami mag-break. Coffee break. Kasi malinis. Ganyan, oh, mga mousse. Dito yan, kumuli yung funnel wax mushroom mag-grow. Pero, sa ngayon, wala pa. Wala akong nakita kahit isa. So, let's gonna wait. Kasi marami din ditong nag-search, eh. So, yun na nga. As what I said, first come, first serve. Yung nag-whistle kanina, may aso kasama. So, yung aso niya is a bird's dog. Sabi pa niya, ano daw, since dog's genes na marunong mag-hunt ng birds kahit hindi mo turuan daw. So, ang tinuturo niya kanina is using the whistle para mag-guide yung aso sa forest na hindi mawawala. Tapos, akala ko may police. Kasi sabi ko, hello, I am here, sabi ko. Kasi akala ko, yung mister ko nag-whistle. Kasi sabi ko nga eh, wala naman siyang whistle na dala. So, yun pala. At isa pa, sabi niya,
Sa ngayon, yung makukuha sa na mushroom, yung mga walang lasang mushroom, hindi ko rin alam kung ano yon. Maraming mushroom eh, pero hindi ako kumukuha ng hindi ko kilala. So, mga tatlo, apat lang po talaga yung alam kong mushroom. Yung may isang klaseng parang chanterelle na medyo white, hindi ko nga yan kinukuha eh. Kasi, ano, careful ako, ingat lang po ako. So, yun, sabi niya, wala pa sa ngayon kasi expert siya sa ano eh, sa mushroom picking. Kasi mahilig sa forest. Alam mo na, may aso eh. So, commonly they are always visiting forest sa mga ganyan. At saka, bird hunting. May mga birds dito na, I can put that later kung anong pangalan. Hindi ko alam yung, meron silang permit din. Eh. Yung klase na ibon na pwedeng, i-hunt during autumn and winter. So, ang aso, tulong, assistant nila sa bird hunting. So, wala pa daw. So, better wait a week or 2 weeks. So, yun na nga eh. Hopefully, may bakasyon para makapunta sa, countryside. Kasi, yung mga commonly forest doon, hindi masyadong maraming nagbibisita. Unlike sa Usima, ito malaki to eh. Nuksyo is a big forest sa Usima. Very huge forest. Pero, since maraming tao, yung mga Finns, mahilig yan mag-forest. Honestly, they really love foresting. They love biking. They love biking in the forest. Grabe, naging uso na yan ngayon. Oo, yung fat bike, yan ang ginagamit nila mag-biking sa forest. So, yun na nga. So, they have so many chances na mag-bike, magpi-picnic at the same time, makapag-harvest ng mushrooms or berries. Kasi mahilig sila. Actually, ako nga eh, gusto ko eh. It's so nice being in the forest, you know. Very healthy at saka tahimik. At saka healthy yung mga kahoy. Tingnan yung mga kahoy. Ang ganda, oh. Wala pang Pasko, pero kung pwede pa, magpasko na. Oo, tingnan nyo. Tingnan nyo. Maganda, no? Yan, oh. Forest. I am in the forest. Ako ay isang taong gubat. At siya naman, nagpe-prepare na ng coffee namin. At saka nag-snacks na. Samantalang ako, nagdal-dal-dal-dal pa. Yan, oh, ang ganda, oh, ng mga kahoy. Ni sa minong kahabi? Pwes ko ang taminong ni kahabi, ha? Ay, sulok kakskat pa. Uy, eh, mula kinukskat pa. Oho. Ang ingay na aeroplano kahit saan meron. Oho, where's my bread? Kasi dito mo, kasuha ka. Kaya mag-break na lang tayo. Yan, tinapay, dala ko. Kapi-kapi. Can you please put that on my... Where's my... Okay. I have... voice it ko light namin uli. Bahan. Yan lang po dala namin. Yan. Pang tsaka isang folding upuan ito. At tsaka yung handscat ko, gloves. Yan. Waterproof. Si medyo magalamig for in case. So, Girl Scout, Boy Scout dapat sa forest. Ganda, no? Yan lang po. Maganda talaga. Gustong-gusto ko yung forest, oh. Yung nandiyo, no? Saan ba yung kamay ko? Yan. Sabi ko, iwan ko. Bear ba yan? Malayo. Hindi kasi siya nag-moving. Pero pag may ganyan, dapat maingay. Kasi aalis yan eh. Don't wish na makapag-meet ng bear. Don't ever. Kasi, adrenaline will come first. Pero sabi nila, sa surviving tips, pag may bear, huwag kang tatakbo. Huwag kang gagalaw. Pero who knows? Wala naman akong experience. So, hindi mo kailangan igagalaw. Huwag kang matakot kasi alam nila eh na masisense nila pag gumagalaw ka, tumatakbo ka, lalo kang dudurugin ng bear. O, ayun ba? Huwag naman sana. Kasi, takot sila, takot ka sa kanila eh. Pero unlike if you are trying to fight for your spirit na
kahit takot ka, in a way, pero hindi mo ipapagkita yung biyero mo, tatakot. Lalo na pag wala kang masamang ginagawa. O, ayan. Yan lang po. Pero pag pumunta tayo sa mga forest, alam natin kung saan tayo pupunta. Huwag tayong pumupunta sa mga forest na hindi natin alam. Kasi ano, forest is forest, you know? Ito po. Usop-usop na lang tayo kasi walang mushroom eh. Maraming gold. Golden yellow. Pero hindi mushroom. Kundi golden yellow leaves lang po ang nakita namin dito sa forest. So blessed today. Kasi medyo maaraw at saka hindi maulan. Nice to be around with this color of autumn. And surrounded by forest. Diba? Diba mga kababayan ko? Ganda ng weather today. Mga kababayan ko, please like, share, and subscribe to my channel, Beliruso po. Dito lang po sa Finland. So guys, ito na. Naka-attach na yung bisikleta namin. Ready to go na. So, uwi na kami. So, ingat-ingat po tayo. Pag good vibes lang po. Simpleng buhay, masayang tunay. Ingat po lagi tayo. And always keep on praying. God bless po sa lahat. Thanks for watching and don't forget to share, like, and subscribe for the new ones. And then, God bless po. Ingat po tayo. God bless po sa lahat. Pang good vibes lang po yung ginagawa ko dito.